Naka-record lang. Alright, so ngayon, what? Hi guys, welcome back again to my channel. Yes, nagbabalik ulit ako kasi medyo natagal na tayo ng bagong upload kasi medyo nabibisi tayo sa pagiging financial advisor. Yes, I am a licensed financial advisor and please do support my small page, the Gen Z Financial Advisor. So lalagay ko na lang dito yung page where ayan, please do give it a follow or a like and big help na yan para sa akin. So ayan, sabi ko sa last video kung may dadagdag akong bago dito sa channel. So ito na yun. So ayan, may dadagdag na tayo ngayong bago sa channel natin, which is Adulthings, Tito Talks With Me. So nag-guess nyo yun yung ginawa ko. Adult plus things that we do right now. Adulthings. Nag-guess nyo ba? Anyway, alright, so ang pag-uusapan natin right now is budgeting 101. Alright, so first of all, what is budgeting? So budgeting is creating a plan on how we manage or spend our money. So why do we need to budget? First, para hindi tayo mapunta sa pecha de peligro or maubusan ng cash. So alam naman natin yung feeling, no, pag pecha de peligro na nag-cash, baka naman may 5k dyan, bayaran ko yung sasama. Second is to start a habit of saving. Kahit maliit lang yan or malaki, at least may nasa set aside ka sa sarili mo or for yourself. Kasi itong pag-habit of saving natin, ito yung mga isa sa mga steps para ma-achieve natin yung mga financial goals natin sa buhay. Third is para hindi tayo mag-overspend. So, di ba naririnig natin kahit gano'ng pakalaki yung sinasawad natin or yung monthly income natin, pero kung di natin alam mag-manage ng pera, wala tayo na ipon. Alright, so ngayon, what do we need to do or how do we budget? So, first step is determine your goal. Para saan ba ito? So, for example, gusto ko bumili ng condo after 5 years. Gusto ko may car na ako after 3 years. Pag nag-retire na ako, gusto ko hindi ko na pinoproblema yung ginagastos ko or kung magkano gagastosin ko. Second is know the difference between needs and wants. Third is create an expense tracker. Dito natin malalaman yung cash flow or kung saan napupunta yung pera mo. Malay mo, most of your expenses puro wants pala and hindi mo naman pala kailangan or hindi natin priority. Guilty! Fourth and last is allocate your money. Meron akong share sa inyong budgeting guide na I personally use and I also share it with my clients during our financial planning. So ito yung budgeting guide natin or tinatawag natin 60-20-20. 60% of your monthly income will go to your expenses like utility bills, rent, gas, or if magpapa-change ka lang. 20% naman is for our savings like bank savings and mga emergency funds natin. And the remaining 20% naman is for our investing. So dito napapasok yung mga medium to long term goals natin, education funding pag may family na tayo, retirement funding, and if gusto natin mag-business sa future. Alright, so I guess that's it. Dito na matatapos yung budgeting 101 natin. Sana ma-apply nyo yung mga sinabi ko or shinare ko sa inyo. So guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And comment down below kung ano pang gusto natin pag-usapan about adulting. Always remember, the first step is always the hardest, but not taking any step will get you more. See you again next time, guys. Goodbye. We'll be right back.